Hello mga kaibigan, ako nga pala si Alex De La Cruz at tuturuan ko kayo ngayon ng kung paano ikabit ang shock absorber. Okay, so magkakabit nga po pala tayo ng shock absorber or shock sa ating motor or tricycle. So ito nga pala ay para sa BMX. Okay, so ikakabit natin ito sa CT100 pa dyan. Tulong lang natin. Kakabit lang po natin po sa CT100 budget. Okay, so makikita nyo naman, ang ganda ng quality. Diba? Ito po ay para sa BMX. Ngunit eh, pwede naman po natin gamitin sa CT100 budget. Okay, so ikabit na natin ito mga kaibigan. Diba? Tuturuan ko po kayo ng step by step. Actually, simple lang naman po ito. Pero siyempre, may mga kaibigan tayo dyan na ang pag-install ng shock absorber. Okay, matutuloy ako po kayo. Tara! Tara! Okay, umpisa na natin ikabit itong ating shock absorber na pang rear. Ito'y pang TMX, ngunit ilalagay natin sa CT100 badge. Pwede naman siya. Pero bago ang lahat, i-adjust ko muna to sa pangalawa para mas matigas ating shock. Mas gusto ko kasi yung ano, medyo okay sa konti. Adjust ko natin. Yan. Ganito lang pag-adjust nito. Para bumaba na rin konti. Ganyan lang yun. Ilahin nyo lang ganyan. Kaya, mahirap. Kaya lang ang sandali. Ayan, ibitinan nyo na lang para mas madali. Mahirap. Ganito na lang para hindi magasgas. Ayan, diba? Ilahin nyo lang pataas. Ibigin. Ayan, ulit. Saba. Yun, nabihit din. Okay. So, dahil nabihit na natin, sadali lamang po. Okay, sadali lamang po. Yan, i-adjust ko na sa pangalawa. Ito yung kanina yung original niya. Dinipat ko sa pangalawa. Okay. So, pwesta na natin. Hindi ko lang ito po. Hindi nakasakto. Yun. O, diba? Sakto na. Install nga pala natin itong shock absorber. Ay, ito po pala yung isa. Adjust na rin natin. Dali ah. Adjust ko lang ah. Okay. Okay. So, na-adjust ko na rin. Ito nga pala yung para dun sa kabilang side. So, papalitan na rin natin yung kabilaan para balance siya. Tapos, itsura niya parehas. Okay, so lagi lang muna natin dito sa kahon para naman na hindi magkasasan. Okay. Okay naman na itatanggalin natin ang mga nut. Gumamit na lang kayo ng ratchet kung gusto niyo mas magaling. Para open range, pwede rin, close range, pwede rin. Sa akin, pwede. So, itong part na rin, hindi pwede itong open na range. Pero gamitan na lang natin ibang tools. Ito. Maris lang naman sila 17. Size 17 yan. So, sandali, matigas. Pwede rin ratchet ang gamitin niya. Socket pala. Socket range ang gamitin niya. Pwede rin. Wala akong socket range. Pwede na ito. Okay, so tanggalin lang natin itong shock na ito.
Huwag kayong mag-alala kahit hindi nyo na i-jack itong yung motor or tricycle. Kasi hindi naman babagsak yan eh. Basta huwag nyo lang pagsasabay na kakalasin. Isa-isa lang. Kasi pa isa-isang side lang para mas madali. Okay. Okay lang natin. Dito kaya yung kalawang total sira na lang din naman sa okay na lang natin at may talit yun diba bumaba lang konti pero hindi siya bumagsak dahil nga may suporta pa rin ng kabilang shock kabilang side kaya huwag na mag-alala hindi naman siya mabagsak. Okay, so lagay na natin itong bagong shock absorber na ilalagay ko. Hindi na lang natin para sumakto. Yun! Ngayon, lagay na natin itong mga washer niya. Ito nga pala mga washer, ang purpose lang ito para hindi nagagasgas yung goma. Plus, makapit siya ng todo. Pwede rin itong pang-adjust ng mga pang-align niya. Pwede rin pagka hindi naka-align masyado itong shock. Okay. So, kung gusto nyo naman hugutin uli ito, at para hindi kayo mahirapan dahil nga ito yung magana na yung shock, daganan niya na lang yung motor para mapiga para mas lumuwag. Mas madali kasi pag ganun. Dahil nga hindi ko pwede siya pukpok eh. Dahil brasyo. Hindi siya pwede nga pukpok eh. So tinan niya na lang yung motor para mas madali niyong makalas. So hindi kasi nakakalay ng motor. Na-align. Na-align ko kasi itong shock absorber. So, na-align ko siya dun sa medyo tabi. Okay, so lagyan lang natin itong nut. Pero mas maganda tingnan niya para mas madaling lumapat. Yun, lumapat na. Lagyan na lang natin ng washer. Washer. Yan, kaya maraming washer niya sa taas kasi pang-align lang naman yun. Marami na i-adjust niya rin itong mga itong shock absorber ninyo kasi minsan na may na-align. Okay. Nakabit na. Oh, ganun lang kasimple. Paano magpalit ng shock absorber? Ngayon nga pala, kung gusto nyo palitan naman yung panibago sa kabilang side, ganun din yung procedure. Paano yung pinakita ko sa inyo dito, ganun din yung procedure dun sa kabila. Medyo mahihirapan na kasi akong i-video yung kabilang side. Eh, matatabingan kasi. Kaya baka hindi ko na ipakita sa inyo. Hindi rin makukuha na ng camera yun. So take note, parehong-pareho lamang po ang procedure kung paano gawin itong or install yung panibago dun sa kabila. Yun. Katapat niya, yun ang papalitan ko. May kulay orange na spring sa kabila side. Okay. So, ganun lamang po ang procedure kung paano palitan ang
inyong mga or ating mga rear shock sa mga motor. Di po ba? Napakasipin. I hope na gusto niyo po ang ating video and please don't forget to like, subscribe, hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga susunod ko pang mga tutorial regarding sa motorcycle parts. Okay? So, tuturuan ko po kayo or magbibigay ako ng idea pa rin. Salamat po!